Ngayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. At tayo po ay nagkatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdulog sa hapag ng Diyos, patuloy tayong magbigay ng papuri at pasasalamat sa Kanyang kagandahang loob sa ating lahat, sa Kanyang kabutihan at pagmamahal. At gayon din, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pagkaloob mong aming magampanan ang pagsasaka sa lukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal, upang kami pagindapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niya sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lungkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako pinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik ng mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana isagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang.
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesucristo, masunurin kang kordero. Sa katubusan ng tao, hain sa cross ang buhay mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsausaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisausaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay wala nakakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Namakain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon, mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kakaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." At sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At welcome po dito sa dambana ni Padre Pio. No? Siguro iba sa inyo, laging nandito, o yung iba, first time ninyo nagpunta rito sa dambana. So, kami po ay nagpapasalamat sa gantong panahon. Kayo po ay mayroong pagkakataon o naglaan ng panahon upang kayo po ay makapunta rito. No? At for sure, alam ko na sa inyong pagpunta, hindi lang po yung pamamasyal, pero siguro, nais nyo rin magkaroon ng pagkakataon sa panahon ito para sa inyong sarili
upang tignan natin maigi ang ating buhay espiritual. Nais natin tingnan na maigi ang ating tunay na relasyon sa ating Panginoon. Itong mga mahal na araw, itong Semana Santang ito, ay ang magandang pagkakataon upang tayo ay makapagdasal, makapagnilay, makapagkumpisal. Meron po tayong kumpisalan dyan. So ito'y magandang pagkakataon na tayo ay makapag-unload, kasama na rin yung relaxation na ano, bukod sa inyong pagpipicture, bukod sa inyong pamamasyal dito sa loob ng complex ng Padre Pio, sana po pag-uwi ninyo sa inyong mga lugar ay magkaroon tayo ng magandang panimulang pagbabago, no, sa ating buhay espiritual. Dito sa ating binasang ebanghelyo, no, ito na siguro yung mga last moment, no, ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Pero alam niyo po, ang Panginoon nakuha pa niyang pagsabihan, ano, at least mga glimpses, yung mga bagay-bagay na mangyayari sa kanya. Katulad sa pangyayaring ito, sinasabi niya, una, hindi tukoy kung sino yung magkakanulo sa kanya. Pero sinabi niya directly na isa sa inyo. Kaya naman yung ating, yung kanyang alagad na malapit na kanyang San the beloved, no? Si San Juan, nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin dahil sa sinabi rin ni Simon Pedro sa kanya, tanungin mo kung sino, sino yung magkakanulo. At a certain point, no, yung ipagsasawsaw niya ng tinapay, no, at kanyang ibibigay, yun ang magkakanulo sa kanya. Pero at a certain point, hindi nila maintindihan ano ba yung pinasabi niya tungkol kay ano, na gawin na yung dapat niyang gawin. Okay? Tapos, towards the end of the narrative, no, doon sa ating ebanghelyo, tinukoy niya yung hindi naman pagyayabang, yung pagsisigurado ni Pedro, ni Simon Pedro sa kanya na kahit buhay niya ay kaya niyang ialay, pero sinabi ng Panginoon, buhay mo iaalay mo sa akin. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, no, maikatlo o 3 times mo akong i-deny. Hindi pa man nangyayari o nagaganap, sinasabi na ng Panginoon directly, no, kay Pedro kung ano yung gagawin niya sa ating Panginoon. Pagtatanungin po natin yung ano ang kahalagahan ng ebanghelyong ito sa buhay natin sa ngayon, magandang itanong natin o maaaring time and again na naririnig niyo na itong ebanghelyong ito at maaaring laging sinasabi sa atin ng pare o nung nagpapaliwanag nito sa panahon natin, nandiyan pa ba si Pedro na nagkanulo ng 3 beses sa ating Panginoon? Nakilala mo ba ito? Kilala kita, kasama mo siya. O si Judas Iscariote, nang dahil sa kanyang o maaari yung mga outside factor o na-influensyahan siya o dahil sa kanyang greed o yung pagkagahaman ay naibenta niya ang ating Panginoon sa ilang pirasong pilak upang siya ay ipagkanulo. Who's playing Judas with us? Who's playing Peter with us? Alam niyo po, pag ikukumpara mo itong dalawang apostoles ang ating Panginoon, pareho naman silang betray. Pareho nilang binitrayed, no, ang ating Panginoon. Si Judas at si Peter. Pero ang pagkakaiba lang po, yung ugat ng pagbibetray ni Judas sa ating Panginoon ay nanggaling sa kanyang greed. Pero alam po natin na si Pedro sa kanyang pagbibetray, yung betrayal niya sa ating Panginoon is out of fear. So magkaiba. Towards the end, alam na po natin ang nangyari kay Pedro at kay Judas Iscariote. Ang problema kay Judas,
hindi siya natutong o hindi niya nakayanan yung ginawa niyang pagkakasala, kaya siya ay nagbigti. Hindi na niya naisip na pwede palang humingi ng tawad sa ating Panginoon. Hindi niya naisip na kaya siyang patawarin ng Diyos sa kahit napakalaki ng kasalanan ng kanyang ginawa. Unlike Peter, nagkaroon siya ng mas malalim na pagsunod kay Kristo after na tatlong beses niyang itinatwa ang ating Panginoon. Yun yung kanilang pagkakaiba. At alam natin kung anong ang naging end ni Peter. At alam natin, at kinilala natin siya, kinilala siya ni Kristo, na sa pagbabago ng kanyang puso, kahit na matagal niya nang nakasama, alam natin kung sino siya sa buhay natin, sa ating pananampalatayang ito. Tayo po, baka kung minsan ay nagkakaroon ng pagkakataon na tayo ay naghuhudas o nagpipedro, kailan po nangyayari yan sa buhay natin? Ito'y magandang tingnan natin. Every time na kaya nating ipagpalit ang ating karangalan bilang mga anak ng Diyos, sa kakaunting halaga upang ibenta natin ang ating desisyon, yung ating mga gawain, dahil kailangan may under the table tayong tanggapin. And that is against our faith, naghuhudas po tayo. Each time na kaya nating talikuran ang mga taong nanghihingi ng hustisya sa atin o ng pagmamahal o ng pagkalinga, each time na tumatalikod tayo sa pagkakataon na makatulong tayo, we always betray Jesus. Each time na kaya nating ipagpalit yung gospel values na dapat natin sinusunod sa values ng mundong ating kinagagalawan, we always play Judas or Peter. Pero sa kabila nito, sana po yung pagkakataon na ma-realize natin yung ating nagawang pagkukulang, lagi lang po tayong bumalik. Magkaroon lang po tayo ng lakas sa loob katulad ni Pedro na bumalik kay Kristo at manatili sa Kanya. Huwag tayong katulad ni Judas na hindi na nakaya ng konsensya niya dahil sa kanyang kasalanan sa ating Panginoon na ipinagpalit niya o kinitil niya yung kanyang buhay dahil hindi na kinaya ng kanyang konsensya. Mga kapatid, itong Semana Santang ito, ito'y magandang pagkakataon na tingnan natin yung ating sarili. At sana po, we should not be like Judas Iscariot. We can be Peter at some point of our time, of our faith. Pero ang pinapaalala sa atin, kaya ng Diyos tayong patawarin. Kaya niyang yakapin ang ating kasalanan. Kaya niyang yakapin yung ating karumihan. Pero siyempre, pagkatapos ng ganung klase ng sitwasyon sa buhay natin, sana po meron tayong resolution na baguhin ang ating buhay, pananampalataya, meron tayong resolution na baguhin o payabungin ang ating relasyon sa Diyos at nawa tayo ay makatugon sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang gala ko, pagkat naging inibig sa'yo, Ama.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikhatong hayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahain banal. Pagkaloob mong ang kaganapang nito ay aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-ani sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami nagkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ang Tanang Kapareho. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahinlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo, pakinapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tayong lahat ay inangking anak ng ating Diyos Amang nasa langit, kaya lakas loob tayong tumawag sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alay mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga kaibigan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga
Mga gilog ko mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo inangyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako warapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan na ba tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ang second collection po ay para sa Alay Kapwa, para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon.
sa ayuno't pagdarasal. Ngayon na sa 40 araw. Panginoon, iyo pangungasan lahat ng aming kasalanan. Sa amin ay likhai, bagong puso at damdamin. Ngayon na sa 40 araw. Sa amin ay likhai, bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa 40 araw. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap. Pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwari ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga higipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tapangpangitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng dokumentasyon at datos sa mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginawang paglakap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyon kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay na proyektong ito. At bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaaninang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Hinihikayat natin, makikita niyo po sa screen ang mga confession schedule. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen sa ating FB page at sa mga tarpaulins sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, mga kapiyo, upang tulungan tayo sa pagpapalalim ng pagninilay ngayong mga mahal na araw, inaanyahan namin kayo manood ng live sinakulo ngayong Miyerkules Santo
sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims sa ganap na ika-anim ng gabi. Halina at tunghayan ang pagpapakasakit ng Panginoon sa makabagong panahon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito na sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumudulog at magdarasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sawa sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod diyan po'y nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, ang si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod diyan po'y nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod diyan po'y nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod diyan po'y nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod diyan po'y nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod diyan pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod diyan pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparoon sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparoon sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparoon sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Minsan, paulit-ulit tayo magkakasala, makakalimot, pero ang pinaka-importante po ay magbalik loob lang tayo sa Panginoon. Walang kasalanan na hindi kanya, na hindi niya kayang patawarin, kaya niya tayo niyakapin sa ating mga kasalanan at karunian. Gaya ni San Pedro, bagamat itinatwa niya ang ating Panginoon sa isang pagkakataon, pero sa kanya pa rin pinagkatiwala ang susi ng langit.
Naway maging maganda ang inyong pagparito sa dambana ng ating mahal na si Padre Pio. Gayun din po, mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay pag-ibig kapayapaan ni Kristo at lagi tayong maglingkod sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po at maraming salamat. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.